Hello mga ka-construct. Welcome to my YouTube channel, Baklas Construct. Nandito tayo sa bagong ginagawang rest house. Sa kasalukuyan po, nagkakabit ngayon ng tiles. Paano nga ba po magkabit ng tiles? Tara po mga ka-construct, puntahan natin. Ito po ang mga gamit sa pagkakabit ng tiles. Meron po tayong mitro, eskwala, lapis, level bar, martilyo, rubber palette, mason trowel, at saka leveling hose. Ngayon po, napaka-importante sa pagkakabit ng tiles ang preparation. Preparation po ng area ng pagkakabitan ng tiles. Lalo na po ang paglilinis ng pagkakabitan ng tiles. Kailangan po linisin natin ng mabuti, tanggalin ang mga alikabok, mga loose concrete tulad po nito, para po kumapit ng mabuti ang mortar na pagpapatungan natin ng kakabit na tiles. Ang pangalawa po, ang paglilibel. Kailangan po natin ang libelasyon. Sa ngayon po, dahil nakakabit na ang tiles, hindi na ninyo makikita kung saan kinuha ang reference ng libelasyon. Ngayon po, ang tiles po na to na nakakabit, nakababa po ito ng 1 sentimetro galing dito sa ilalim ng steel door, para hindi po sumabit ang pinto pag sinara at binuksan. Ngayon po, galing dito sa flooring, para maiikot natin ang nibelasyon na hindi tayo mahihirapan sa pagninibel, nagsukat po tayo ng 50 cm pataas, at ito po ang pagkukunan natin ng nibelasyon. Dadaling po natin ito sa lahat ng gilid na dadaanan ng kakabit natin na tiles tulad po nito. Lahat po sa kanton, linagyan po natin, at sa poste, para nakalibil tayo doon sa pinanggalingan ng elevation. Ngayon po, pagkatapos natin na ilibil, kailangan po natin i-layout ang paglalatagan ng tiles. Napaka-importante po ang layout, kasi dito po susunod ang ilalatag natin na tiles. Ngayon po, ang existing na nakakabit na tiles, ang layout niya po nakasentro sa main door. At ito naman po ang kadalasan na ginagawa. Ngayon, ang gilid po nito ng tiles na to, linagyan po natin ito ng tanse papunta sa kabilang dulo. Ngayon, pag nailagay po natin ang tansing ito, kailangan din po natin na i-double check ang sukat nito. Susukat po tayo galing dito sa guhit na to hanggang doon sa kabilang dingding. Kung ilan po ang sukat dito, mas maganda po na ang sukat dito sa dulo, parehas ang sukat galing dito sa guhit na to hanggang sa kabilang dingding. Para po, pag nag-cutting tayo ng siroho, parehas po ang tabas nila. Hindi pangit tingnan. Kaya ang iniiwasan po mga ka-construct ng mga nagkakabit ng tiles, ang maliit na siroho. Kung may iwasan po natin yan, mas magandang iwasan natin yan. Ang susunod po, pag na-layout po natin ito, magkakabit na po tayo ng tiles. At ito naman po ang mga kailangan gamitin natin. Ang ikakabit po natin na tiles, 60 by 60. Kaya po, ang gagamitin natin na pang mortar na halo nito ay dry pack. Ito po ang halo ng dry pack. Hindi po masyadong basa, hindi naman po masyadong tuyo.
yung tama lang po. Bakit po ganito ang ginawa natin na halo sa ikakabit natin na tiles? Kasi po ito ang pinakamagandang gawin kasi para hindi malikot ang ikakabit natin na tiles. Lalo na po ang kapal ng paglalagyan natin ng tiles 4 cm. 4 cm above po, kailangan po ang ikabit natin na gawin natin na pang mortar dry pack. Kasi para madali tayong makapagkabit ng tiles. Paano po natin ito ikakabit? Ganito po ang gagawin natin. Ito po, naghalo tayo ng tile adhesive. Tile adhesive po. Ang ginamit po natin na tile adhesive, yung EBC. Ang tile adhesive po, pag naghalo tayo, kailangan mai-apply natin ito para hindi mapaso o ma-expire. Ngayon po, pupunta tayo sa pagkakabitan ng tiles. Ito po. Ito po, lininis natin, tinanggal yung alikabok. Ngayon, ang gagawin po natin dito, babasain natin. Babasain. Pagkatapos po natin nabasain ito, lalagyan po natin ito ng tile adhesive. Ganito po yun. Pakalagay po natin ng tile adhesive, ipapatong po natin dito ang hinalong white sand na binistay at saka siminto. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ang halo po natin ng white sand at saka siminto, isang sakong siminto at saka dalawang cubic foot na buhangin. Yun po ang halo natin. Ngayon po, paglinagay po natin itong dry pack, sisiksikin po natin ito. Pagkatapos po nito na mailagay natin, kailangan po natin na lagyan ng hinalong tile adhesive para po mas maganda ang kapit ng tile na ikakabit natin. Ngayon po, dahil po ito ay siruho na po ito, medyo makikita po ninyo, medyo makitid na po yung tabas ng tile. Ito po ang ikakabit natin na tile. Kailangan po, bago natin ito ikabit, lalagyan din po natin ito ng tile adhesive. Napakahalaga po ito na mayroong tile adhesive ang likod ng tiles. At saka para naman po sa kaalaman, pag ang tile po napakakinis ang likod, kailangan po natin nalagyan muna ng tile adhesive na hinalo na medyo malabnaw. Tapos patitigasin po natin yan. Saka po natin ipapatong ito. Pag matigas na. Mayroon pong pamamaraan din na dinalagyan muna ang tiles ng tile adhesive tapos pinapatuyo sa kinabukasan po sa kaikinakabit. Isa rin po yun sa pamamaraan sa pagkakabit ng tiles. Dahil po tayo sa ngayon, medyo nagmamadali na, kaya ganito po ang prosesong ginagawa natin. Direkta na po siya, pero linalagay po natin ang tile adhesive na to, medyo matigas ang halo. Para po, pag itinaob natin ito, hindi nahuhulog ang tile adhesive. Hindi iniiwanan yung tile. Ito po ang sekreto nito. Para hindi kumapak ang tile. Ngayon po, ito na po yung naikabit. Gamit po natin dito ang rubber mallet. Ito po ang mas magandang gamitin natin kasi pag pinukpok po natin ito, hindi nababasag ang tiles. Kasi ang iba po na gagamit, ito pong martilyo. Pag walang, ito.
hindi po natin namamalayan, nakapupukpok natin, pag tinamaan natin ang porsyon na pinakamatigas, nababasag po yan. Hindi po natin yan nakikita. Pero habang nag-curing po ang simento, parang hinihigo po yan, makikita na po natin dyan ang crack pag tuyo na yan. Kaya mas mainam pong gamitin natin ang rubber mallet. Sa ngayon po, pagkatapos natin na ikabit ito, kailangan natin na linisin ang dugtungan. Ngayon, magtatanong po kayo, bakit walang nakalagay na spacer? Ito po kasi ang kabit ng tiles na to, yung tinatawag na 00. Wala tayong ginamit na spacer dito. Talagang dikit po ito. Ngayon po, karamihan po, pag may nagtatiles, ang ginagamit nila pag na-layout na itong level bar. Hindi ko po ito rinirekomenda sa inyo na ito ang gamitin. Kasi hindi po lahat ng tiles pantay ang pakagawa. Mayroon pong baluktot. Hindi po lahat pantay. Kaya ang mas ginagamit ko po, itong tanse. Ito. Itong tanse. Pero po itong tanse, pag mahaba na po, pag medyo mahaba na ang pinagtalian, medyo lumulundo na to. Kaya mas maganda, maglagay kayo sa gitna ng pinaka-stopper niyang nakalibil din. Para sa ganun, nibilado pa rin sila. Ito po ang kabit. At yan naman po, nagka-cutting ng tile. Ito na po yung mga nakabit. Ito po, kakabitan pa ito. Mga construct, ang lagi po ninyong tatandaan, ang kaunting kalaman, pag ito'y naipo, nakakagawa ng matibay na bahay.